Magandang araw ulit mga ka-houseband and ka-housewife. So, ito yung sinabi ko dun sa huling vlog ko, yung binanggit ko na may kukwento ko regarding sa katangahan ko rin. So, samahan nyo ako, punta tayo ng Municipal Court, Beaumont Municipal Court. Meron tayo appointment kay Judge. So ang istorya, kaya ako pupunta ron, kwento ko along the way, dahil nagkaroon ako ng citation. So ano yung citation? Ang citation, yun yung binibigay sa mga kakaroon ng violation. Diba? Rhyme na rhyme. Citation, violation. So what's my violation? Ang violation ko is, I did a 55 on a 35. What do I mean by that? Ibig sabihin, dito kasi sa US, dito sa Amerika, meron tayong tinatawag, meron silang tinatawag na speed limit. Once you pass by a speed limit sign, kailangan yun lang ang tinatakbo mo. If you pass by a 40 miles per hour, kailangan 40 lang sa gauge mo. Kasi dito miles per hour, hindi kilometers. So pag ang tinatakbo mo ay lagpas sa speed limit at meron ka na kasalubong na pulis, huli ka. Pero hindi naman pulong. Yun yung ano, yung appointment ko ngayon sa Municipal Court. Dito, hindi uso yun katulad sa atin sa Pinas na boss. Ako kasi nasa guilty naman ako ron sa ganung bagay. Siyempre, para hindi ka mahuli, di ba? Kaso dito, hindi po pwede yun. Once huli ka, huli ka. Di ba? Tsaka napapanood nyo naman ng mga videos na pag pina-flagdown ng police. Yung iba, lumalaban pa. Yung iba, kung ano pa sinasabi, in worst comes to worst, di ba, nagkakaroon pa ng patayan. Oriented naman ako doon kasi lagi ako nanonood eh. Eh, syempre, ito yung pag first time mong nahuli ka. Oo, wala yun. Buti na lang ka, mamaya. Mabait rin naman yung officer. Hindi pa lang niya, oh, sir, you're running 55 on 35. Okay, get your license, please, and insurance, registration. Inabihan niya ako na meron akong 10 days para mag-comply. So yun, binigay niya sa akin ticket. I have 10 days to comply. So, kailangan ko siya makomply. Kaya ngayon, sinek po. Tinawagan ko kagad ang Beaumont Municipal Court. Kung nahuli ka ngayon lang, hindi pa yan papasok ngayon. Sabi ko, kung gusto mo, tawagan mo lang, tawag ka ng Biyernes. So, dito na tayo. Ako pala. Dito na ako. Sa Municipal Court. Ikot ako ng ikot eh. Ito lang pala. Ayan o. Municipal Court. Tayo rito dahil meron tayong citation. Babayad tayo. Susunod, hindi na natin gagawin yung mga bagay niya. Kasi mapasok na ako sa loob. Bawal mag-video rito, syempre. Confidential. Ngayon, pagpasok ko, yung nakalagay doon, akala ko yung no phone is allowed nila, yung lalagay mo lang sa pwesa. Yung pala, literal na no phone allowed inside. Pasok po sa pinto, at this point, wala ng phone. Yung pala yun. Ngayon, babalik ako sa car park para ilagay yung telepono ron. Kasi bawal. Bawal ang telepono. Ganun kayo dito. Sabi sa akin, I got two options. Bayaran ko yung ticket. Magkakahalaga na $225 plus $15 in 90 days na dapat walang citation o walang huli. Yan ang sabi sa akin. Ang isang option is magbayad ka ng $140. Then you take the defensive driving course. That's a 6 hours online. Nabahay mo, pwede mo siyang gawin. Meron siyang 90 days expiration. So
pwede mo siyang gawin within 90 days. Yung 6 hours mo, pwede mo biyakin ng 90 days yung pahala mo. Pero napaka-grabe mo naman pag pinaabot mo para 90 days yun. Diba? Pwede pa magkaroon ng isa pang option. Kakausapin daw yung judge. First time ko lang po kasi mahuli. And blah blah ganito. Sinabi ng judge na no, you need to pay. Ay, kung babayad or kung magkano man yung presyo na sasabihin. Kaya ako nang alauna. Try ko lang kausapin si judge. Kung ano po pwede magandang option. So yun, mayroon lang ulit. Pauwi na ako. So balik ako ng mga alauna. O bago mag-alauna na ito na ako. Natin kung ano mangyayari. Ngayon, pabalik na ako sa municipal court para try ka usapin yung judge kung mapababaan yung bayad ko sa ticket. So, sa citation ko. Finger crossed. Sige, may ano lang. Alam. Nasettle ko na. So, ang mangyayari, so, binabaan niya yung bayad ko. Ah, hindi. Naging 144 plus 90 days na probationary. Na within 90 days, dapat hindi ako magkaroon ng same violation or citation. Kasi kung yung option 1 and 2 kanina na sinabi ko sa inyo, kung kukunin ko yung option 1, which is yung, yun nga, 90 days din, pero ang babayaran doon is 210 o 225 plus meron pang babayaran. So, abot yata ng mga 240. Kung defensive driving course online, babayad ako ng 140 plus 25 something. Tapos mga 160 plus ang babayaran ko. Kasi babayaran din yung defensive course na yun. So, goods na rin. Bakit goods? Meaning, 144 either sa dalawa, mababa pa rin yung presyo. Kasi yung isa, 140 nga plus 25 something, 165. So, nakatipid pa ako ng mga, magkano yun, hindi ko alam, $16 something, less than 20. So, yun yung nangyayari kanina. Which is goods na rin. At, so sa loob ng 90 days, wala dapat ako muli. Wala dapat ako muli. So, maging good boy. Sana naging interesting yung kwento kanina sa katangahan ko. Okay lang. At naging productive naman yung araw. Hindi naman ako nabigo. Hanggang sa muli. At susunod na magkikita ulit. At sana pagdagan nyo yung subscriber ko. Mag-subscribe pa kayo sa mga nakakapanood. Tulungan nyo ako mag-grow yung channel ko. Kasi hinahanap ko pa ako ano yung talagang content ko. Kahit sa TikTok ko, hinahanap ko pa ako ng klaseng content talaga ako. Basta nagpo-post lang ako. Randomly. Kung ano yung mga naisip ko lang content. So yun. So yun lang. Hanggang sa muli. Paalam.